Ayan po, namimili po kami sa South. Ayun, yung kabaak na tsinelas. Naputol ang kay nanay. Naputol ang tsinelas. Oh no. Pinakamatibay na tsinelas. Kapchagi nege natanaju no. Nan amu maldo hal suga opseotji. Chonnune bana. Nursery Kindergarten 1, Leilani Ellen Deme, Advisor of Kindergarten 2, Jonalyn P. Alcantara, Grade 1 Advisor, Filipina L. S. Asura, Grade 2 Advisor, and Jan Ryan A. Quintos, Grade 3 advisors. And now let's welcome the graduates. Kindergarten 2, Anayahan Jesus J.B. Marcelio Luis J.
Morales George Tomei.
So, came on. Ayun. May nag-raise na hand. And came nursery. Nasaan na mga nurseries natin? So, as we start our program, let me call this is Florida and Paraman for the welcome address. Please give her a round of applause. With the course of BS Accountancy with
as a Methodist at Quezon City. She graduated school at Four Corners International Theological Seminary as Masters of Divinity, June 2018, Doctor of Ministry, June 2019 at Quezon City Philippines. And also, she graduated as Doctor of Business Administration at Polytechnic University of the Philippines, May 2019. She was born at March 9, 1971. Let us all welcome Dr. Rosemary D. Pavilion, DBA. Kahit sa Biblia, kaya namang
ngayon. Hindi na applicable lalo na po sa bilis na social media. Kahit nga aso po eh, pag minaltrato mo or kahit hindi naman talaga, basta makuhaan lamang ng meron na pong tinatawag na kaparusahan. But mind you parents, meron mang pinaka-effective na disiplina more than sa lahat ng henerasyon. Yan po ay ang pagiging modelo natin. Kamusta ka sa umaga, pagising mo? Kapagising mo, ano po ang ginagawa natin bilang mga magulang sa ating mga anak? Tayo ba ay umiinit ng ulo kasi magulo sila? Or tayo ay nakasmile habang nililigpit natin ang kanilang mga kalat? Or tayo ba ay nagtatapo ng mga gamit nila pag hindi sila nag-aaral? Or tayo nag-encourage sa kanila at tinuturuan sila or tinitshare ang mga gamit nila kung sila ay tapos? Lalo na ngayon, dito lang, mas teki ang mga magulang ngayon kaysa noon. Ganun din more than sa ating mga anak. Or ano po po ba, mga parents? Pag nagtantrum sa mga anak natin, bibigay lang ba natin ng cellphone? Or give them the disciplinary action na proper, hindi po tinepono. Hindi po ito ang magpapalaki sa kanila ng maayos. Tayo po kung anong kinikilos natin. Wala na pong pinaka the best teacher, the best first of school, effective po, kundi ang tahanan natin and we as a parent. Diba? So, ganun po yun ngayon. Yan po ang gusto ko i-share sa inyo kung paano ako nakarating at lumaki ngayon. Hindi man po, wala man pong gadget noon, pero ang una-una kong inisip na makatapos ako para makatulog sa ating mga magulang. Bakit po? Hindi nagsasalita, hindi man namamalo ang mga magulang ko, pero nakita kong nagtatrabaho sila ng maayos. Yun lang po ang ginagawa nila, nagtatrabaho. Pag hindi po ako sumusunod, matigas ni pa ang ulo ko dahil normal na bata ko. Nagdadabog ako, mas mabilis pa minsan sa kabayo. Pero ang ginagawa niya, siya na lang maghuhugas, siya na lang maglilinis. Yun yung mga bagay na nagtanim sa isip ko, sa puso ko, kawawa naman. Gusto kong makatapos, gusto kong makarating sa Metro Manila o Bacolod City or kung saan man yan, magtatrabaho ko, mag-aaral kasi yung pagod, hirap at kabaitan ng mga pagulang ko, yun po, gusto kong ibalik sa kanila. Yung yung sombrero ng gagraduate na yan. Napakalaki ng pangarap ko at alam niyo po kung i-impose niyo sa mga anak niyo ang pangarap na yan sa pamamagitan ng wisdom. Ano ba yung sinasabi ng wisdom? Salita ng Panginoon. Lagi po tayong magiging pagkaroon tayo ng hunger to read the Word of God, to listen the Word of God. Yan na po ang paging magiging gabay natin kung paano po natin harapin ang hirap ng buhay at ang digital world po ngayon. Marami pong nakakatapos after nitong pandemic. Kahit nasa kulungan yung mga bata, may nakakatapos. Let us inspire our children to be a good leader, to be a good teacher, to be a good housekeeper, to be a good parent, yun po yun. To be a good listener to the Word of God, and to be a good sharer po sa the Word of God. Yun po, dahil ito po ngayon, itong umaaraw na ito ngayon, let us respect everybody po kung na sinong nandito, pa sa pamamagitan po, mapag-observe. Pag nakikita tayo ng mga anak natin, we are observing, we are acting accordingly, yung mga anak po natin, ay ganyan sila paglaki. Amen po ba mga parents, di ba yun ang gusto natin? Pangarap po tayo mas nauna sa kanila. Ibig ko sabihin, hindi man nangarap ang mga magulang mo siguro sa amin o ano, pero suportado kami kahit walang-wala sa pag-aaral namin sa pamamagitan ng moral support. Kahit po wala, basta igagapang sa kanila pa. Hindi po nawawala sa mga parents yung tinatawag na nagtatantrums tayo o nahihirapan tayo. Kamusta ka? Pag walang dalang pansain ng asawa mo sa harap ng anak mo, hindi ka ba nagtatabog? Hindi dapat po. Maintain your calmness and just smile kasi nakikita ko ng mga anak natin. Marami na pong mga sharing, alam natin, nag-church tayo, or mayroon tayo mga kung ano mga naririnig natin sa social media. Iba pa rin po, pag paninindigan mo. So ngayon po, gusto ko kayong iwanan na lagi po natin titingnan ang future ng mga bata. Tayo po yung mauuna, tayo lagi dapat ang number one na nangangarap sa ating mga anak, regardless po kung ano man pong pandemic ang darating, hindi pa naman po dumadapo sa'yo, buhay ka pa habang
buhay may pag-asa. Don't stop. Sa inyo magagaling ang lakas ng mga anak nyo. Sa ating magagaling ang mga lakas natin. Higit sa lahat, yung ma-inspire yung mga bata. At ngayon, kinukongratulate ko ngayon pala ang mga batang yan. And I declare success in the name of our Lord Jesus, our Savior, our Protector. I declare, I'd like to take this opportunity to make a declaration for the success of your children, for the success of supportan po natin yung pangarap nila. Welfare po nila, a divine protection po. Wala na po diba, tanging mag-guide sa atin, samahan po natin na spiritual journey, ang journey ng ating mga anak. Palakpakan po natin ang bawat isa. Congratulations, everyone. I am the youth of today. I am a descendant of the great Caniponero and the strong leaders of the revolution. I wear the red banner and carry the torch in my guerrilla forefathers. The blood of my ancestors runs through my veins. I was not delivered into the joy of defeat. The resilience of the past centuries nourishes my will for the liberty for my freedom, justice, and peace. To our distinguished members of the Board of Judges, to my fellow contenders, friends, visitors, ladies and gentlemen, good morning to all of you. I stand before you to speak for democracy that our heroes died for, the unfortunate that the dumb strive for, and the present and even the future generations that love war. Honor and dignity flow in my blood and my heart beats for freedom. Ladies and gentlemen, the Filipino heroism is our legacy. Let our pride be echoed to our youth. Let us revel in the victory and peace that our forefathers gave their life for. Where is our freedom? Through the agony of the 300 years after the Spanish colonization, several years after the Japanese and American occupation, Asian people were liberated from foreign forces. But a fellow Filipino dictator was again granted our peace. When victory became ours, the seed of democracy in our country has sprouted to grow. I should rejoice and shout. However, ladies and gentlemen, I can see pictures of our motherland in reality of the process that she is changed. Her shackles are those of poverty and inequality. Her chains are those of injustices, human rights violations, corruption and treason. Her eyes are blinded by media and social networking. But her heart breaks as she sees herself under dogs at each other. She sees her daughters slaving their way in foreign lands to earn money to buy food for their families. Is this not freedom of culture? My fellow men, I am the youth of today. I'm free to do what I want without prejudice. I am free to say what I want without fear of discrimination. As the first Senator once quoted, he who doesn't know how to look back where he came from will never reach his destiny. The only way to reach our dreams for the future is to have a clear understanding of the past. What has already happened can never be changed, but they can be lessons we can learn from. Ladies and gentlemen, where is your freedom? Once again, a pleasant good morning to all of you. I am Ivan St. Jesus from Grade 2. Thank you and God bless us all. Thank you.
1 and 28 kindergarten 2 for the academic year 2022-2023. They have satisfactorily completed all the requirements prescribed by the Department of Education. May I request Mrs. Florida Eperoman, our school administrator, to certify and confirm their eligibility for graduation. Prescribed by the Department of Education, I hereby confirm their graduation and therefore they are entitled to receive certificates of the graduation and enjoy whatever benefits pertaining thereof. Congratulations on graduating and God bless you all. Meanwhile, yes, in memory first, Metro Teacher Award. Palakpakan po natin. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you so much, Dwayne. Napakagaling naman na bata. Ngayon naman po ay dadako po tayo sa panibagong intermission number. Thank you.
kindergarten too, under the advisory of teacher Milani Indali. Anyayaan Jesus JV. Arasa Gianna Dana G. Yeah, thanks.
1 eternity later. Meanwhile, later. Sana all. I'm Mama.
Last one.